dito sa isang lugar sa Murcia, na may nakita kami isang creature na talagang kakaiba yung ningning, at hindi dahil sa ilaw, no? Kundi dahil sa kulay ng kanyang katawan. Ito yung isang kakaibang uri ng tarantula. Maghahanap tayo ng tarantula ngayong gabi dahil yung iba sa kanila mas aktibo sa gabi, ano? Kasama ang mga forest guide, hinanap namin ang mga tarantula. Paano yung hinahanap? May butas siya. Ay, yung mga butas na mismo. Tapos, maan dyan siya sa labas ng butas. Nakaabang siya? Oo. Ngayon, may nakita ba kayo dito? Oo, dito siya. Gandaan lang, sir, kasi maliit lang, sir, na movement dito papasok. Madali siyang ma-agitate. Ayun siya, sir, sa butas niya. Sa left side. So, ngayon sa gabi, pag na-compare yung kulay niya, mas matingkad yung kulay niya sa umaga. Kesa ngayong gabi na parang mas darker na yung itsura niya. Usually, kapag sinabi natin tarantula, ang unang papasok na kulay sa utak natin is itim. Pero itong tarantula na ito, they're not black, but actually orange. Kuha natin yung isa sa pinakamalaking orange tarantula na nakita ko. Ayan. It's trying to get out. Ayan yung mga fangs niya, lalaki. Alright, is it trying to bite? Grabe. Medyo nakakatakot siya. Sa movement na ginagawa niya doon sa kamay ko, it's trying to parang veer away from and escape. Kahit hawak-hawak ko siya, although light lang yung paghawak ko, you can feel the movements of its appendages. Kita mo yung mga hairs? Kinakagat niya yung aking kamay. Those are the mandibles, oh. So habang hawak-hawak itong tarantula lang ito, no, kinakagat niya yung gloves ko. Nakakatakot kasi baka bumaon yung kagat niya at talagang mag-penetrate doon sa gloves and papunta doon sa aking skin. Matutulis at mahaba kasi yung pangil itong mga tarantula na ito. Buti na lang wearing these leather gloves, no? Otherwise, could have been bitten by this one. May kamandag ang species na ito ng tarantula, no? So ginagamit nila yung kanilang kamandag para mabilis sila makahuli ng pagkain, yung kanilang prey. At ito yung means of survival nila. Yung Philippine orange tarantula, they're very aggressive. Pero gaano man sila ka-agresibo, wala pa rin itong match kapag tao na yung kanilang nakaharap. And the number one cause kung bakit bumababa ang kanilang bilang sa wild, illegal wildlife trade. Kinukuha itong mga tarantula na ito para ibenta at dalhin sa ibang lugar to showcase, no? At gawing pet. Yung mga tarantula, kinakain nila ang yung mga insekto, no? So they have a very important role that they play in one ecosystem. Binabalanse nila ang isang ecosystem sa pamamagitan ng pagkain ng mga insekto na posibleng maging peste kung sakaling mapapabayaan at magpapatuloy ang kanilang pagdami.